Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Magdaleno. Taong 1943, Northern Iloilo. Itong mga panahong ito, halos hindi pa nakakabangon ang lahat dahil sa kalupitan ng mga Hapon. Ang pamilya ni na Magdaleno, sampu ng kanyang mga kanayon, ay minabuti nilang manatili na lamang muna sa kagubatan upang masiguro nilang hindi sila matutunton ng mga kalaban. Palibasa kasi, halos lahat sa kanilang nayon ay puro mga babae at bata. Isa rin ito sa dahilan kung bakit natakot silang manatili sa baryo nila dahil batid nilang malulupit at walang awa ang mga Hapon. Bagong kasal pa lamang si Magdaleno sa kanyang asawang si Persing. Sumama na rin sila sa mga kanayo nila dahil nagdadalang tao na ang kanyang asawa. Nasa 4 na buwan na kasi ang dinadala nito, kaya nababahala siya sa posibleng sasapitin ni Persing kapag nanatili sila sa baryo nila. Kahit pa na minsan ang nakipaglaban ng mag-isa si Magdaleno sa mga mananakop, alam niya sa kanyang sarili na mas mahalaga pa rin ang kaligtasan ng kanyang mag-ina. Alam niya kasi sa sarili niyang hindi siya magagawang sakta ng mga Hapon gamit ang kanilang mga bala at patalim dahil sa kung anong bagay na ibinao ng kanyang lolo sa kanyang balat. Dahil sa pagnanais na hindi sila masunda ng mga Hapon, nakarating sila sa magubat na parte ng kanilang bayan. Gawa nang walang ibang nakikita kung hindi mga puno lamang at mga damo, minabuti ni Magdaleno na maghanap ng posible nilang mapagtago ang mag-asawa. Walang takot siyang naghagilap sa loob ng gubat at bago matapos ang araw na yon, nakabalik siya sa kanyang mga kanayon. Agad naman niyang ibinalitang may nakita siyang yungib doon na pupwede nilang mapagtaguan at niyaya niya ang mga ito na doon muna kumanlong habang nagkakagulo pa sa kabayanan. Sumama sa kanila ang ibang kanayo nila, subalit may iilang nanatili sa ginawa nilang toldang gawa sa mga sanga at dahon. Hindi na lamang sila inintindi ni Magdaleno at pinigyan na lamang sila ng panuto para magawa nilang matunton ang kinaroroonan ng kuweba kapag nagbago ang kanilang isipan. Matapos ang maigsing habilin, nagsimula na si na Magdaleno sa paglalakad patungo sa kinaroroonan ng yungib. Habang binabaybay nila ang daan patungo roon, nagwika ang kanyang asawa na ilang araw nang hindi maganda ang kutob niya roon. Ayon pa rito, malakas ang pandama niya dahil buntis siya at nababahala siya na baka may panganib na nakaamba sa kanila. Huwag kang mag-alala. Hindi kita pababayaan. Nakahanda akong protektahan ka. At anumang oras ay nakahanda rin akong ialay ang buhay ko para sa iyo at sa ating anak. Saad ni Magdaleno kay Persing. Napangiti na lang ang babae at nagpasalamat sa kanyang asawa. Nang makarating sila sa yungib, maraming mga taong hindi sang-ayon na papasok sila roon. May nagwika pa na babalik na lang sila dahil baka kung ano pa ang kanilang makasagupa sa naturang kuweba. Subalit, noong mauna nang maglakad si Magdaleno na walang ibang dala kundi ang sulo at itak, naniwala silang walang mangyayaring masama sa kanila sa loob nun. Pumuwesto si na Magdaleno malapit sa bukana ng kuweba, nang sa gayon ay madali silang makatakas kapag may mangyayaring hindi maganda. Dahil may mga pagkain pa silang natitira, yun na lang muna ang kanilang pinagsaluhan. Nangako naman si na Magdaleno na mangangaso sila kinabukasan para may makain. Minabuti nilang magpahinga noon, ngunit kahit na natutulog na ang mga kanayo nila,
itong si Magdaleno, kahit anong gawin, hindi makatulog. Kahit batid niyang ligtas naman sila sa yungib, hindi siya nagpakakampante. Habang palalim ng palalim ang gabi, parang may kung anong nagudyok kay Magdaleno na lumabas sa kuweba. Nagpatinaod siya sa kanyang nararamdaman, kaya nagsimula siyang bumangon at maglakad-lakad sa labas ng kuweba. Madilim ang paligid doon at wala siyang ibang naririnig kundi ang huni ng mga kuliglig. Maging ang ibang kanayo nilang naiwan sa tolda ay tahimik na rin. Habang naglalakad, nakaramdam ng kakaibang kilabot si Magdaleno. Pinanindigan siya ng kanyang balahibo sa batok at nakaramdam siyang may nakamasid sa kanya. Iginala niya ang kanyang paningin hanggang sa may nakita siyang kumikinang sa hindi kalayuan. Agad na napukaw ang kuryosidad ni Magdaleno dahil doon, kaya marahan siyang naglakad. Pagkaraan ng ilang sandali, natanaw na niya ang pinagmumula ng liwanag. Nanlaki ang ulo ni Magdaleno. Nakita niyang isang hayop na puting-puti yon na nagtatago sa kasukalan at ang nakikita lamang niya ay ang bandang puwita nito. Hindi alam ni Magdaleno kung ano ang kanyang gagawin. Nais niyang bumalik, subalit napako siya sa kanyang kinatatayuan nang gumalaw ang nagliliwanag na kakaibang hayop. Napalunok siya ng kanyang laway nang makita ang isang nilalang na kalahating kabayo at kalahating babae. May iisang sungay ito sa noo at kita sa mga mata nito ang gulat. Alam ni Magdaleno na isa itong uri ng engkanto, ngunit hindi lang niya matukoy kung ano. May hawak itong pana at papanain sana niya si Magdaleno, pero bago pa man niya magawa yon, bigla itong natigilan at tiningnan ng maigi ang lalaki. Magsasalita na sana si Magdaleno para alamin kung ano ang ginagawa nun sa gitna ng gubat, pero bigla yung tumakbo. Nang makadaan ang engkanto sa ikatlong puno, hindi na ito nakita pa ni Magdaleno. Naglaho na lamang ito na parang bula. Ilang minutong nakatulala si Magdaleno. Hindi niya inaasahan ang kanyang nakita. Natauhan na lamang siya nang makarinig siya ng kaluskos sa hindi kalayuan. Inisip niyang baka ligaw na hayop yon, kaya nagmadali siyang bumalik sa yungib kung saan sila natutulog. Pagbalik niya roon, may napansin siya sa kanyang mga kasama. Tila kulang sila ng isa. Ngunit nang maisip niyang baka inaantok lang siya, pumuesto na lang siya sa tabi ng kanyang asawa. Tiningnan pa niya ito at napangisi nang makitang hawak pala nito ang kanilang itak. Pinilit ni Magdaleno ang makatulog, subalit pilit na umuukil sa kanyang isipan ang nilalang na kanyang nakita. Nanatiling isang malaking katanungan kung bakit ito nagpakita sa kanya. Di naglaon, nakatulog na rin siya ng mahimbing. Nagising na lamang sila kinabukasan dahil sa sigaw ng isang kanayo nila. Nawawala raw kasi ang kanyang anak na lalaki at hindi nito alam kung saan siya tumungo. Dahil doon, nagkanya-kanya na silang lahat sa paglabas ng yungib upang hanapin ang nawawalang bata. Pinuntahan ni Magdaleno ang bahagi kung saan siya nakarinig ng kaluskos ng nagdaang gabi at may nakita siyang isang pares ng tsinelas. Ipinakita naman kaagad nito sa ina ng bata at agad na pumalahak ng iyak ang ali. Kinumpirma nitong pagmamay-ari ng anak niya ang sapin sa paanang naroroon. Dahil doon, buong maghapon silang naghagilap sa batang lalaki. Pero hanggang sa dumating ang gabi ay hindi nila yon nakita.
kung ano-ano na ang naging hinuha ng iba. Kaya napagpasyahan na lang ng iilan sa kanila na mauna nang umuwi. Wala namang nagawa si na Magdaleno roon, kung hindi ang hayaan na lang sila sa kanilang pasya. Si na Magdaleno naman, kasama ang mga taong naiwan doon, ay bumalik na sa kuweba. Napag-usapan nilang hindi sila titigil sa paghahanap sa bata hanggang sa matagpuan nila ito. Nagkaroon na rin kasi ng kutob si Magdaleno na may nilalang na posibleng nangunguha ng kanyang mga kasamahan. Kinagabihan, dahil sa pagod na kanilang nararamdaman dahil sa paghahanap sa nawawalang bata, lahat sila ay agad na nakatulog. Maging si Magdaleno na nais sanang magbantay sa paligid ay nakaidlip na rin. Pagkaraan pa ng ilang oras, biglang nakaramdam ng kakaiba si Magdaleno. Iminulat niya ang kanyang mga mata at gano'n na lang ang kanyang hintakot nang may isang mabalahibong nilalang ang nakaupo sa tapat nila ng kanyang asawa. Nagbabaga ang mga mata nun. Naglalaway na rin yon habang sumisinghot sa bandang tiyan ng kanyang asawa. Alam kaagad niyang aswang ito base sa galaw at itsura. Ninais ni Magdaleno ang gumalaw upang itaboy ito, subalit tila napako siya sa kanyang pwesto at kahit ang mga kamay niya ay hindi niya maigalaw. Ano itong nangyayari sa akin? Ba't hindi ako makagalaw? Tanong niya sa kanyang isipan. Lalo pa siyang nataranta noon at nagpumiglas nang biglang binuhat ng aswang ang kanyang asawa. Matapos niyang gawin yan, nagmadali siyang lumabas sa yungib. Nakatulala lamang si Persing noon na animoy wala sa kanyang sarili. Iginala ni Magdaleno ang kanyang paningin sa paligid at nakita niyang himbing sa pagtulog ang mga kasama niya roon. Batid niyang wala siyang ibang mahihinga ng tulong. Nang tuluyan ang makalabas ang aswang, pinilit ni Magdaleno ang makawala sa kung anumang sitwasyon niya. Ganun na lang ang kanyang gulat nang mawari niyang nakagapos pala ang kanyang mga kamay. Nakaramdam siya ng pagkabahala roon dahil hindi baging ang nakagapos sa kanya, kundi anino na parang nagmistulang tanikala. Anong gagawin ko? Tinangay ng aswang ang aking asawa? Paniguradong nanganganib sila ng anak namin. Saad ni Magdaleno. Habang nasa ganun siyang sitwasyon, nakarinig siya ng yabag sa labas ng yungib. Dulot ng kanyang desperasyon na makaalis doon, napasigaw siya para manghingi ng tulong. Ngunit kahit anong gawin niyang pagsigaw, ay walang namumutawing tinig sa kanyang bibig. Nagulat na lamang ang kanyang mga mata noong makita niya ang nilalang na nakita niya ng nakaraang gabi. Napatitig yun sa kanya kaya nakiusap na si Magdaleno roon sa pamamagitan ng kanyang isipan. Sa kabutihang palad, mas lalo pang lumapit ito sa pwesto ni Magdaleno at umihip sa direksyon nito. Sa isang iglap lang, biglang nawala ang mga aninong gumapos sa kanya. Maraming salamat sa iyo, kaibigan. Ano ba ang pangalan mo? At ano ka? Tanong ni Magdaleno, nanginitian lang ng babaeng kalahating kabayo at kalahating tao. Biglaan na lamang na natigilan noon si Magdaleno nang magwika ito. Ayon dito, tinangay si Persing ng isang uri ng aswang na tinatawag na diklum. May kaalaman sa mga anino ang aswang, kaya nagagawa nitong magmanipula. Dagdag pa niya, kumakain din ito ng iba't ibang uri ng engkanto, kaya maging ang anggitay ay nanganganib.
Nalaman din ni Magdaleno na mula sa ibang lugar ang nilalang at nakarating lamang siya roon dahil sa nagsangasangang lagusan ng mga engkanto. Kung gayon, kailangan kong mag-ingat sa kanya dahil baka kung ano pa ang magawa niya. Subalit, kahit na delikado siya, kailangan ko pa rin mabawi ang aking asawa. Sabi ulit ni Magdaleno. Nakiusap siya sa kaharap niya na dalhin siya at tulungang iligtas ang kanyang asawa. Napako ang titig ng engkanto kay Magdaleno. Tila may kung ano itong hinihintay na sabihin ang lalaki. Kalaunan, itinuro nito ang baul na pinaka-iniingatan ni Magdaleno. Walang pagdadalawang isip, kagad na nagwika ang nilalang na nais niyang makuha ang lamanon. At kapag ibinigay yon sa kanya ng lalaki, tutulungan niya ito. Hindi naman nagdalawang isip si Magdaleno na ibigay ang maliit na baul sa nilalang. Binuksan ito ng kaharap ni Magdaleno at gumuhit ang ngiti sa kanyang labi nang makita niya ang ilang butil ng ginto roon. Matapos ibigay ng lalaki ang baul, nagwika ang engkanto na isa siyang anggitay at tutulungan niya si Magdaleno. Sinenyasan niya ang lalaki na sumakay sa kanyang likuran dahil hahagilapin nila ang aswang na tumangay kay Persing. Pagkasakay ni Magdaleno sa likod ng anggitay, agad na tumakbo yon ng mabilis. Kumapit naman ang mahigpit ang lalaki para hindi siya mahulog. Habang nasa ganoong sitwasyon sina Magdaleno, may napansin siyang mga gumagalaw sa lahat ng bahagi. Kahit na hindi man niya ito nakikita, nararamdaman naman niya ang presensya. Sinabi ni Magdaleno sa anggitay at nagwika naman ang engkanto na huwag na lamang pansinin ang naturang bagay dahil mga anino lang yon na nagagawang manipulahin ang diklong. Ibig sabihin, tinatahak nila ang dinaanan ng aswang. Nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay hanggang sa napansin ni Magdaleno na parang wala na sila sa gubat. Ngunit sa halip na matakot, itinuon niya ang kanyang pansin sa unahan. Nagbabago na rin ang samyo ng hangin sa paligid nila. Tila naging nakakasulasok ang kapaligiran at parang may mga matang nakamasid sa kanila. Sinabi ito ni Magdaleno sa anggitay. At nagwika rin ang anggitay na malapit na sila sa pinaglulunggaan ng aswang. Dagdag pa niya, kinakailangan lamang nilang mag-ingat dahil lungga ng aswang ang pinasok nila at nagagawa nitong makontrol ang mga anino. Habang tumatakbo at umaaligid doon ang anggitay at si Magdaleno, nakarinig sila ng sigaw ng isang babae. Namulagat ang mga mata ng lalaki at agad na sinabi sa nilalang na tinig yon ang kanyang asawa. Malapit lang sila rito, subalit huwag tayong makampante. Baluwarte ito ng aswang na diklong. At anumang oras ay may susugod sa atin. Bigla ang wika ng anggitay na may malumanay na boses. Lumakas ang kabog ng puso ni Magdaleno, ngunit dahil desperado na mabawi ang asawa niya at mailigtas ito, hindi siya nagpatinag sa kabang naramdaman niya. Magsasalita pa sana siya, ngunit pareho silang nagulantang ng anggitay nang may malakas na enerhiyang humampas sa kanila. Iginala ni Magdaleno ang kanyang paningin at nagtaka siya dahil kahit madilim, nakikita niya ang kapaligiran. Napalingon pa sa kanya ang anggitay at nagwika na hanapin na lamang nito ang kinaroroonan ng kanyang asawa at siya na ang bahalang kakalaban sa mga anino na minamanipula ng aswang. Sinabi rin ito na dahil sa kapangyarihan ng anggitay, nakikita niya ang paligid kahit na madilim.
Napatango naman agad si Magdaleno at kahit na wala siyang dalang kahit na anong armas, pilit niyang isinantabi ang mga negatibo niyang naramdaman. Kailangang hindi ako mahuli. Baka kung ano ang gawin yun kay Persing at sa sanggol na nasa sinapupunan nito. Dahil alam niyang hindi niya mahuhulaan kung kailan may haharang sa kanya, minabuti niyang tumakbo na lamang habang iginagala ang kanyang paningin. Walang pagdadalawang isip siyang sumigaw para tawagin ang pansin ng kanyang asawa, ngunit hindi ito tumutugon. Gawa nang hindi niya alam kung saan hahanapin si Persing, saglit siyang natigilan at nakiramdam. Ilang sandali pa, nakarinig siya ng iyak ng isang bata sa hindi kalayuan. Agad na naalala ni Magdaleno ang batang nawawala. Kaya sinundan niya kung saan ang galing ang palahaw na narinig niya. Nasa kalagitnaan siya ng kanyang pagtakbo, hanggang sa marinig din niya ang boses ng kanyang asawa na nagmamakaawa. Dahil dito, mas lalo pang binilisan ni Magdaleno ang pagtakbo hanggang sa matanaw na niya ang kanyang asawa na nakatayo sa tabi ng batang nakagapos. Agad namang napalingon yun sa kanya. Subalit nang lalapitan na sana ito ni Magdaleno, biglaan siyang nakaramdam ng kakaiba. Teka, hindi ikaw ang asawa ko! Bigla ang wika niya habang umiiling. Nagpalinga-linga siya at gano'n na lang ang kanyang gulat nang makita niya ang kanyang asawa na nakagapos at nakatayo sa tabi nito ang itim na nilalang na naglalaway at nagbabaga ang mga mata. Iginala niya roon ang kanyang paningin at nagulantang siya nang makakita ng isang anino lamang pala ang gumaya sa kanyang asawa. At yung bata naman ay wala ng buhay. Wakwak ang tiyan nito, kaya naisip kagad ni Magdaleno na nilantakan na ito ng aswang. Ibalik mo ang asawa ko! Kung hindi, mapipilitan akong labanan at patayin ka! Paninindak ni Magdaleno nang maibaling niya sa maitim na nilalang ang kanyang atensyon. Ninais na lumapit doon ni Magdaleno para kunin ang kanyang asawa na nakatulala pa rin. Ngunit sa unang paghakbang pa lamang niya, may pumigil na sa kanyang paa. Napayoko ang lalaki at nakita niyang may gumapos na baging sa kanyang paa. Ninais niyang apakan ang nakagapos sa paa niya at magbabaka sakaling makukuha niya ito. Pero sa kasamaang palad, nabigo si Magdaleno dahil nabatid niyang anino lamang pala yon. Saktong ibabaling na sana niya ang kanyang atensyon sa aswang. Ngunit nagulat siya ng may kung anong pumulupot sa kanyang leeg. Sinubukan niyang hawakan ang naturang bagay, ngunit hindi niya ito magawa. Hindi ako susuko! Ililigtas ko ang asawa ko! Pinilit ni Magdaleno ang gumalaw, hanggang sa di naglaon ay nagawa niyang ihakbang ang kanyang paa. Hindi niya alam kung may nakagapos pa ba roon, ngunit naging magaan na ang kanyang paghakbang. Nang ilang dipa na lang ang layo ni Magdaleno sa asawa niya at sa aswang, biglaan siyang natigilan ulit dahil mas humigpit ang kung anumang sumakal sa kanya. Pilit na nagpumiglas si Magdaleno noon, pero hindi niya ito magawa. Sa isang pagkisap ng kanyang mga mata, nasa tapat na niya ang aswang na nakangisi at naglalaway. Minura ito ni Magdaleno, ngunit baliwala lang sa aswang ang winika niya. Sa isang pagkumpas nito, naglaho ang kung anumang sumasakal sa lalaki. Nabigla naman si Magdaleno at dahil doon mas lalo siyang naniwala na nagagawa ngang manipulahin ng aswang ang mga anino. Dahil wala nang nakasakal sa kanya, napasinghap ito at pagkatapos ay
sinubukan niyang tumakbo patungo sa kanyang asawa. Subalit, bago pa man niya magawa ang kanyang ninanais, nahawakan na siya ng aswang sa braso. Lalo pang nagtaka ang lalaki ng may kung anong enerhiya ang tumama sa kanya, na naging rason para tumilapon siya patungo sa itaas ng puno. Ang buong akala ni Magdaleno ay babagsak siya, ngunit biglang pumulupot sa kanyang katawan ang maitim na baging na sa duda niya ay mga anino lamang. Pilit siyang nagpumiglas doon, pero hindi niya ito magawa. Nakatitig lamang siya sa kanyang asawa habang naghihintay sa susunod na gagawin ng aswang sa kanya. Ilang sandali pa ay nakarinig si Magdaleno ng mga pagyabag ng paa. Napamulat na lamang ang kanyang mga mata nang makita ang anggitay na mabilis na tumatakbo palapit sa kanilang kinaroroonan. Nakita ito ng aswang, kaya mabilis itong sumugod doon. Hindi naman nagpatinag ang anggitay at mabilis na pinana ang aswang. Nakailag naman ang diklom sa palaso nito at mabilis na sinunggaba ng anggitay. Naisip ni Magdaleno ang sinabi nito sa kanya. Dahil dito, nangamba siya na baka magagapi ang anggitay at tuluyang kakainin ng diklom. Ganun na lamang ang tuwa ni Magdaleno nang makita niya na mabilis na nakailag ang anggitay. Nagkaroon siya ng pag-asa na magagapi nito ang aswang, kaya nagsimula siyang magdasal sa Panginoon. Habang nagdadasal noon, ay salitan niyang tinitingnan ang kanyang asawa at ang dalawang nilalang na naglalaban. Kahit na maliksi ang diklong, hindi naman nagpapatinag sa kanya ang anggitay. Pinapana niya ang aswang kapag nakakapwesto siya, kaya hindi ito masyadong nakakalapit sa kanya. Napasigaw na si Magdaleno para kunin ang atensyon ng anggitay. Dahil dito, maging ang aswang ay napalingon sa kanya at pagkatapos ay mabilis nitong ikinumpas ang kanyang kamay. Bunsod ng ginawa ng diklom ay bigla ang nawala ang mga aninong pumupulupot sa katawan ni Magdaleno. Naging dahilan nito para biglaan siyang bumagsak sa lupa. Nakita naman yon ang anggitay, kaya mabilis itong tumakbo patungo sa kung saan babagsak ang lalaki. Nagkataon naman na bago pa man tuluyang lumapag sa lupa si Magdaleno, ay naroroon na ang anggitay. Kaya sa halip na bumagsak sa mabatong lupa ang lalaki, ay nakalapag ito sa likuran ng nilalang. Nagpasalamat naman si Magdaleno sa kanya, at bababa na sana ito. Subalit bago pa man niya ito magawa, mabilis nang sumugod sa kanila ang aswang, kaya umilag muna ang anggitay doon. Habang umaatake naman ang diklom sa kanila, ay napapansin ni Magdaleno ang mga gumagalaw na anino. Alam niyang anumang oras ay susugod din ang mga anino sa kanila, kaya ipinaalala niya ito sa anggitay. Napatango naman sa kanya ang anggitay. Pagkatapos ay mas bumilis ang galaw nito. Pinana niya ang mga aninong nakikita nilang gumagalaw habang umiilag sa atake ng aswang. Galit na galit naman ang diklom sa kanilang dalawa dahil nagagawa nilang ilagan ang kanyang mga pag-atake. Noong wala nang mga aninong gumagalaw sa paligid, mabilis na tumakbo ang anggitay patungo sa kinaroroonan ng asawa ni Magdaleno. Ibinaba niya roon ang lalaki at pagkatapos ay sinabihan na iligtas na ang kanyang asawa at siya na ang bahala sa aswang. Hindi naman nagaksaya ng oras si Magdaleno at mabilis na nilapitan si Persing. Kinalag niya ang tali nito at sinubukan nilang umalis doon. Ilang beses pang napalingon ng lalaki sa anggitay na harap-harapan ang nilalabanan ang aswang. Pero
dahil alam niya na hindi naman isang basta-bastang engkanto ang tumulong sa kanya. Minabuti na lamang niyang huwag itong tulungan at umalis na lamang sila sa lugar na yon. Nagmadali silang lumabas at hindi na lumingon pa si Magdaleno sa anggitay. Nakaramdam na lamang siya ng pagkabahala noong marinig niya ang pag-ungol ng babaeng kalahating kabayo. Kinutuban siyang nagapi na ito ng aswang at baka kinakain na. Dahil dito, tumakbo na sila ng mabilis ni Persing paalis sa lugar ng diklong. Subalit, ganun na lamang ang kanilang pagtataka dahil kahit na anong pagtakbo nila, parang pabalik-balik lamang sila sa kanilang kinaroroonan. Alam ni Magdaleno na marahil ay kagagawa niyo ng aswang na nagmamanipula ng anino. Habang sinusubukan nilang tumakas, biglang kinilabutan ng husto si Magdaleno dahil nakarinig siya ng mga pag-aangil ng aswang. Nanunuot sa balat ng lalaki ang kilabot na kanyang nararamdaman. Nabahala naman ang kanyang asawa sa kung anumang mangyayari sa kanila. Dahil dito ay naghanap ng paraan si Magdaleno para magawa niyang labanan ang aswang. Walang ano-ano ay nakarinig sila ng mga pagyabag sa kanilang likuran. May napansin na rin si Magdaleno na gumagalaw na sa kanyang hinala ay mga anino. Dahil dito, nawarin niyang naroroon ng diklong at malapit lang ito sa kanila. Habang nasa ganoong sitwasyon, nakakita siya ng kumikinang na bagay sa lupa. Dahil sa pagiging desperado na makahanap ng armas na magagamit laban sa aswang, tiningnan niya ito. Iba ang tuwa niya noong makita niya na pana at palaso ito. Naalam naman niyang pagmamay-ari ng anggitay. Walang pagdadalawang isip niya itong dinampot at pagkatapos ay pinana ang buong paligid kung saan may napapansin siyang gumagalaw. Alam niyang mga anino yon dahil kusa lamang na nawawala ang mga ito kapag tinatamaan ng palaso. Papanain na sana niya ang isa pang anino pero nakarinig siya ng pagtawa. Dahil dito, hinanap niya kung saan nagmumula ang halakhak. Ganun na lamang ang gulat ni Magdaleno nang makitang nasa likuran nga talaga nila ang aswang at nakatitig ng mabalasik sa kanilang dalawa. Walang pag-aalinlangan na pinana ito ng lalaki, ngunit agad na nakailag ang aswang. Umangil siya at mabilis na sumugod sa kinaroroonan ng mag-asawa. Dahil dito ay tumayo na sa harapan ni Persing ang lalaki upang protektahan ang kanyang asawa. Habang papalapit sa kanila ang aswang, inihahanda naman ng lalaki ang pana at palaso ng anggitay. Noong medyo malapit na ang diklong sa kanila ay pinana ito ni Magdaleno. Natamaan sa bandang dibdib ang aswang, pero patuloy itong sumugod hanggang sa tuluyan ng nasunggaban niya ang dalawa. Maging si Persing ay hindi inaasahan ng ganoong pangyayari, kaya nabuwal silang pareho sa lupa ni Magdaleno. Mabilis namang nilapitan ng diklom ang buntis at pagkatapos ay sinubukang warakin ang tiyan nito. Nakita yun ni Magdaleno, kaya mabilis siyang napabangon at sinipa sa ulo ang aswang. Dahil sa kanyang ginawa, napabaling ang ulo ng diklom. Nakita pa ni Magdaleno na may mga aninong handang sumugod sa kanila, kaya agad siyang nabahala. Subalit, kahit alam na niyang dehado ang kanilang pwesto, pilit pa rin niyang tinataga ng kanyang loob. Muli niyang sinipa ang aswang na siyang naging rason para umalis ito sa ibabaw ng kanyang asawa. Agad namang tinulungan ni Magdaleno si Persing para makatayo at sinabihang umatras muna.
Nung mga panahong yon ay hawak pa rin ni Magdaleno ang armas ng anggitay, kaya inihanda niya ito sa kung anumang gagawin ng aswang. Mabilis namang bumangon ng diklom at walang pasabing sumugod sa lalaki. Hindi nakapaghanda si Magdaleno, kaya nabuwal siya sa lupa sa ikalawang pagkakataon. Sa kabutihang palad ay hindi niya nabitawan ang palaso. Hindi yun napansin ng aswang, kaya nang makaibabaw ito kay Magdaleno at sinusubukang kagati ng kanyang leeg, buong lakas na itinarak ng lalaki ang palaso sa kanyang batok. Napanganga naman kaagad ang aswang at pagkatapos ay napaduwal ng dugo na sobrang lansa. Nandiri si Magdaleno doon, kaya sinubukan niyang itulak ang aswang. Nang magawa na niya ito, ay tumayo kaagad siya at pagkatapos kinuha ang isa pang palaso ng anggitay. Buong lakas na itong itinarak sa puso ng diklom at pagkatapos hinintay niya kung ano ang susunod na mangyayari. Sinusubukan pa ng aswang ang gumalaw habang nakatitig ng mabalasik sa mag-asawa, ngunit habang pinipilit nito ang kanyang sarili, ay mas lalong dumarami ang dugong na isusuka niya. Napalapit na lamang kay Magdaleno ang kanyang asawa nang magsimulang maghingalo ang aswang. Habang tinitingnan nila ang diklom ay nakikita nilang unti-unti itong nagiging anino at nalulusaw ng dahan-dahan. Naririnig pa nilang umuungol ito, kaya hinahayaan na lamang nila na unti-unti itong nawawala. Tuluyang naglaho ang aswang sa kanilang paningin, at ang tanging naiwan doon ay ang duguang palaso ng anggitay. Dadamputin sana ni Magdaleno ang palaso, subalit bago pa man niya magawa ito, ay naglaho na rin ito na parang bula. Noon din ay nagsimula silang maglakad, kahit pa na hindi nila alam kung saan sila dadaan para makabalik sa kuweba na kanilang pinagkukublian. Nasa kalagitnaan na sila ng kanilang paglalakad nang makarinig sila ng mga yabag ng paa na papalapit sa kanilang kinaroroonan. Iginala ni Magdaleno ang kanyang paningin sa paligid at nakita niya ang isa pang anggitay na may hawak na baul. Pamilyar sa kanilang mag-asawa ang maliit na baul, kaya sinabi kaagad ni Magdaleno kung ano ang kanyang ginawa para mapapayag ang anggitay na tulungan siya. Lumapit naman sa kanila ang anggitay, at pagkatapos ay nag-alok na ihahatid sila nito. Nalaman din ni Magdaleno na pinatay nga ng diklom ang anggitay na naghatid sa kanya doon, at ibinigay na lamang nito ang baul ng alahas sa kanyang kauri bago siya malagutan ng hininga. Noon din ay sumakay ang mag-asawa sa likuran ng nilalang at mabilis itong tumakbo. Hindi na nalaman ng mag-asawa kung saan sila dumaan dahil sa bilis nito. Sa maikling panahon lang ay nakarating sila sa tapat ng yungib kung saan sila nagkukubli. Nagpasalamat naman sina Magdaleno sa anggitay na naghatid sa kanila at hinayaan na lamang nila ang kanilang baul dito na naglalaman ng iilang butil ng ginto. Ang mahalaga kay Magdaleno ay ligtas ang kanyang asawa at ang sanggol na nasa sinapupunan nito. Nang makabalik na sila sa yungib, ay nagtaka sila dahil wala na ang mga tao roon. Nagkaroon sila ng kutob na marahil ay bumalik na ang kanilang kanayon sa mismong baryo nila. Dahil dito, minabuti na rin ang mag-asawa na umuwi na rin at ipinagdasal na lang na sana'y umalis na ang malulupit na hapon. Sa kabutihang palad, dahil sa nakabaong mutsa sa kanyang katawan, hindi man lang siya nagkaroon ng galos dulot ng mga pag-atake ng aswang at mga aninong manipulado nito. Pagkarating nila sa kanilang nayon, ay wala na nga ang mga hapon
at nagsimula na silang mamuhay ng tahimik doon. Hanggang sa pagtanda ni Magdaleno ay hindi pa rin nawawaglit sa kanyang isipan ang minsan nilang pakikipagsagupa sa diklong na isang uri ng aswang na kumakain ng anggitay at tikbalang. Okay. Opinyon ko sa kwento. Doon lang sa unang-unang part, no? Sorry, medyo napalakas yung boses ko. Doon lang sa unang part, yung kinuha yung asawa niya, na buntis. Nung nandoon na sa yungib ng mga diklum, na first time ko lang ring marinig na lahi, bakit doon pa lang eh hindi na kinain tong asawa ng bida natin? Diba, bakit kailangan pa silang patagalin doon? Bakit kailangan pang mauna yung nakita nilang bata? Bakit yun yung kinain? Diba, yun lang yung malaking question mark sa akin. Kasi unang-una, kung patanda yung kakainin niyan, unang-unang kakainin niyan yung sanggol. Sunod yung bata, tapos yung asawa ng bida natin. Pero hindi ganun yung nangyari. Parang nabuhay pa yung buntis eh. Diba? Hindi ko lang alam kung inihahanda nila tong buntis sa isang ritual. Kasi hindi naman natin alam kung anong meron dito sa mga diklum. Alam ko, pare-parehas tayo. First time nating marinig tong lahi na to. Nasaksakan ng lakas sa lahat ng naikwento ko tungkol sa mga aswang. Ngayon lang ako nakarinig ng aswang na kayang kumain ng tikbalang. Alam naman nating lahat din kung gaano kalakas ang tikbalang, di ba? Lalo tong mga anggitay. Sobrang lakas nitong mga to. Tapos kaya nilang kainin. Paano nila nagagawa? Kasi kaya nilang magmanipula ng anino. Ganun kalakas yung mga diklum. Isipin mo, sarili mong anino, tatraydorin ka. Anong laban mo ron, di ba? Di mo naman pwedeng saksakin yun kasi anino mo yun eh. Hindi ka naman pwedeng mawala ng anino kasi, kumbaga, parang yan na yung kaluluwa mo eh. Karugtong yan eh. Sa nakakita ng taong walang anino, di ba, yung mga kaluluwa lang yan or yung mga, basta yung out of this world na mga nilalang, yan sila, wala silang anino. Pero tayong mga tao, meron tayo niyan kasi meron tayong spirito. Di ba? Etong mga anggitay, di ko alam kung meron tong solidong anino tsaka yung mga tikbalang kasi nga, mga nilalang sila sa kabilang dimension eh. So hindi ko alam kung paano to tinatalo ng diklum. Baka may iba pang technique. Pero hindi rin kasi nasabi sa kwento eh, no? So, ang dami kong question mark sa kwento na to. Pero overall, sobrang action tsaka sobrang ganda. Ang kawawa lang rito, yung anggitay. Kasi wala namang kamalay-malay yun eh. Tumulong lang tapos namatay. Pero ang malupit dito na nagkoconnect talaga sa lahat ng kwento natin, yung mga anggitay mahilig talaga sa mga ginto. Sobrang galing nun. Yung kahit kaperasong ginto, ibigay mo sa kanila, bibigyan kanila ng tulong. Buong angkan pa yung tutulong sa'yo. Isipin nyo, pinag-uusapan natin dito, butil lang ha, butil ng ginto. Pero gustong gusto yun ang anggitay. So alam nyo na, yung maraming ginto sa katawan, baka magulat kayo, may kumatok na anggitay sa bahay ninyo, di ba? Pero yun nga, masasabi ko sa kwento na to, ang ganda, punong-puno ng aksyon, pero naaawa ako sa anggitay. Pero kayo, kung may opinyon kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.